pagdating sa airport ng Cebu ay hindi inaasahan ni Arang sasalubong sa kanilang isang lalaki. Matangkad ito, may balapad na balikat, moreno at gwapo. "Wait here, Ara. Kakausapin ko lang siya." Wika sa kanya ni Alex at agad na sinalubong ang lalaking nakita nila. Buhat sa kanyang kinatatayuan ay patingin-tingin lang sa dalawang lalaki si Ara. Nagtataka man siya kung ano ang sinasabi ng asawa niya sa kausap. Sa ayos at bihis ng lalaking kausap ng kanyang asawa ay hindi maitatatwa na isa itong artista at napakaporma. "Hmm? Napakaarugante naman na dating niya sa loob-loob ni Ara." Kasabay ng lihim ding paghanga sa matikas nitong katawan at tindig. "Sino kaya siya?" naibulong sa sarili. Napapitlag naman siya nang biglang dumako sa kanya ang tingin ng lalaki. At ewan kung hindi siya nagkakamali ng tingin. Bahagya pa itong ngumiti sa kanya. Bigla naman ang pagpintig ng kanyang dibdib sa ilang saglit ay parang gusto niyang gantihan ang ngiti ng lalaki. Ngunit bago pa niya nagawa iyon ay nagbawi na ito ng tingin at muling binalingan si Alex. Ilang sandali pa ay waring nakaramdam siya ng panlalambot ng mga tuhod nang makitang humahakbang itong papalapit sa kanya. Habang kasunod naman ito si Alex na bahagyan tumango sa kanya. "Sander, meet Ara Mendoza, best friend ko sa Manila." Casual na pagpapakilala ni Alex sa kanya. "Ara, meet my stepbrother Sander." "Hi." Alanganin ang ngiting pilit na sumungo sa mga labi niya habang nakatingala sa lalaki na mataas pa sa kanyang asawa. Ang formal na mukha ni Sander ay bahagyang dumilim. Kitang-kita ni Ara ang bumakas na pagkadisgusto sa mga mata nito. "Hi." Pagkuway walang sigla at tila galit na tugon ito na hindi man lang nag-abalang maglahad ng palad sa kanya. "Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo na gusto niyang magbakasyon dito." Agaw pansin ni Alex sa pansin ni Sander. At kunot noon naman itong sumulyap kay Alex. "Really? At ano naman ang maaring gawin ng isang taga-Maynila sa isang lugar na kagaya ng ating asyenda?" Habang may kalakip na pagkasarkasam ang tingin ni Sander na muling tumingin kay Ara. "Kuya, nature lover si Ara. Ang kagaya ng kapaligiran sa asyenda ang gustong-gusto niyang makita." Sagot naman ni Alex sa kapatid. "Oh, I see. Baka naman isa o dalawang araw lang ay mainlip ka na rito." Muling wika ni Sander. "Baka kagaya ka rin ng iba na mas hinahanap ang magulo at maingin na lungsod." Wika nito kay Ara. "Ah, hindi ah." Tanging naisagot naman niya. "Ang mabuti pa ay simulan na natin ang pagbiyahe patungo asyenda." Wika ni Alex. Samantala, habang nasa loob ng sasakyan ni Sander ay hindi nito napigilan magtanong. "Where are you from, Ara?" Tanong nito. Bahagya pa itong sumulyap sa rearview mirror upang magtama ang mga mata nila. "Sa Rizal!" Mabilis na sagot naman ni Alex. Napatingin naman si Ara sa asawa. Ngunit hindi ito nagabalang sumulyap sa kanya. "Matagal na ba kayong magkakilala ni Alex?" Tanong ulit nito. Napalunok naman si Ara at napilitan muling makipag-eye contact dito. 5 months na," mahinang sagot niya dito. "So, ganun na din ba kalaki ang tiwala mo kay Alex para sumama ka sa kanya dito sa Cebu? Upang magbakasyon?" "Yes, I think so." Gusto sana niyang sabihin na higit pa roon ang tinanggap niyang alok mula kay Alex. "Hanggang kailan mo naman balak na manatili dito?" "Ah, depende." "Depende saan?" muling tanong nito. "Depende kung gaano niya katagal na makukuha na ng mga pictures ang magagandang lugar dito sa atin. You see, amateur photographer siya." Sagot ni Alex sa kapatid. "Ah, ganun ba?" Tila hindi naman kumbinsido ang boses na sagot ni Sander dito. "Anyway, hindi naman makakasagabal si Ara sa trabaho ko sa asyenda. Dahil wala din naman tayong ibang bisita sa bahay." Wika pang muli ni Alex. "At paano ka nakatitiyak?" Paangil naman tanong ni Sander dito.
You know well, napanahon na ngayon ang panganganak ng mga baka at kabayo. At kasabay pa iyon ang pag-aani sa bukid. Dahil naman sa mga narinig ay gustong maningkit na mga mata ni Ara. Dahil sa hayagang paghahayag nito sa pagdating niya sa asyenda. At lalo siyang nakaramdam ng inis nang wala man lang siyang narinig na pagtutol mula kay Alex. At wala ni isang pagtatanggol. At pagkuway ilang sandaling naghari ang katahimikan sa loob ng sasakyan. At maya-maya pa ay muling nagsalita si Sander. I'm glad at hindi masyadong malala ang lagay ni Tita Marcela. Bala ko sana siyang dalawin bukas kung hindi ka dumating ngayon. No, hindi na kailangan. Ang mama nga mismo ang nagpasabing huwag mo na siyang masyadong alalahanin. She's fine. Masiglang wika ni Alex. Napakunot naman ang noo si Ara. Of course, alam niyang kabaliktaran ang sinabi ni Alex sa nakita niyang kalagayan ni Marcela sa hospital. Alex, alam mong tambak ang trabaho mo sa asyenda. Kung may free time ka man, eh hindi yun sapat para sa bisita mo. Pagbabalik nito sa usapan kanina. And I like to tell you before that I won't have the time to entertain anyone. Dahil sa muling mga narinig ni Ara, ay muli nagpanting ang tenga nito at napabilang ito ng 10 upang huwag tuluyang maubos ang kanyang pasensya at pagtitimpi. Ngunit, hindi siya nagtagumpay at nagsalita siya. Stop the car! I'd better go back to Manila. Ara, napalingon naman sa kanya si Alex. Matiim na sulyap sa rearview mirror naman ang ipinukol sa kanya ni Sander. Don't be a fool. Narito ka na at wala na akong magagawa sa bagay na yan. But I'm telling you, huwag mong asahang mabibigyan ka ng oras ni Alex para ipasyal sa buong hasyenda dahil madidisappoint ka lang. Sa next mo na ituloy ang balak mong pagbalik sa Manila. Ara, pinag-usapan na natin ito, hindi ba? Wika ni Alex habang makahulugan ang kislap ng mga mata nito at tila may kalakip na babala. Lalo naman nagitngit ang kalooban ni Ara at napasandal na lang sa upuan ng sasakyan. Oh my God, wala bang backbone ang napangasawa ko? Bulong nito sa sarili. Sa isang malawak na lupain papasok dumako ang sasakyan nila. At sa dulo ng lupaing iyon ay nakatayo ang isang malaking mansyon. At sa di kalayuan naman sa paglilingan ni Ara ay natanawan niya ang isa namang bungalow type na bahay na di kalayuan ng agwat sa mansyon. Pagkababa nila ng sasakyan ay binili na agad ni Sander kay Alex kung saan kwarto patutuloyin si Ara. Alex, gusto kitang makita sa rancho after lunch, okay? Ako ba ang kausap mo, Mr. Rosales? Of course, Alex. At bahagyang tumaas ang tinig nito nang sumulyap sa kanya. I'll deal with you later. Naiinis naman na nahabol lamang niya na tingin si Sander habang humahakbang papasok sa malaking pinto na yari sa makapal na nara. Shit, mistulang tao-tauhan kami ng asawa ko sa lalaking ito. Bulong niya sa sarili. Ara! Wika ni Alex sa asawa habang mataliman tinging ipinukol niya rito. Let's go na! Baka mainipa si Sander sa loob kapag hindi pa tayo sumunod sa kanya. Bakit ba hindi mo pa sabihin sa kapatid mo na kasal na tayo? Nang sa ganon ay baka mabawasan ang pagkadisgusto niya sa akin. Naiinis na wika ni Ara pagkapasok-pasok sa loob ng kwarto. Ano ka ba, Ara? Di ba pinag-usapan na natin ito? Pabuntong hininga namang wika ni Alex dito. Wala kang sasabihing anuman sa kanya dahil baka lalo mo lang paguluhin ang sitwasyon. Listen to me, Alex. No, you listen to me. Kapag nalaman ni Sander na nagpakasal na ako, naturally paalisin niya tayo rito. At ayoko manirahan sa Manila, Ara. At pagkawika niyon, ay humakbang na ito palapit sa bintana ng silid. Napabuntong hininga naman si Ara habang sinundan ng tingin si Alex. At sa loob ng ilang sandali ay namagitan ng katahimikan sa kanila. Maya-maya ay tumayo si Ara sa likuran ni Alex
at napansin ito ang isang babaeng marahil ay kasing edad din niya na sa tingin niya ay tinatanaw ng asawa. Masaya ang babaeng nakikipaglaro sa mga bata sa tapat ng bungalow type na bahay na natanaw niya kanina. Sino siya? Tanong niya kay Alex. Ha? Sagot nito na halata naman ang pagkagulat sa mukha ng asawa. Sabay agad na umalis sa tapat ng bintana. Si Clarissa. Kapatid siya na nangangasiwa ng maisan at pamangkin niya ang mga batang naglalaro. Actually, kababata ko siya. Ah, ganun ba? Sabay alis na din sa tapat ng bintana. Ngunit may kung anong bagay na kumudlit sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang inignora iyon. Ara, you better unpack your things at bababa na ako para magpahain ng merienda kay Aling Ising. Alex, may asawa na ba si Sander? Hindi niya sinasadyang maitanong sa asawa. May girlfriend siya noon, pero ilang beses lang kami nagkita dahil noon ay nasa Manila ako at nag-aaral. Where is she now? She's dead. Nagkalukimya siya. Oh, I see. May kung anong pumitik sa dibdib niya sa narinig. At kung may bago man siyang girlfriend ngayon, ay di ko alam. You see, we're not that close para mapag-usapan ng ilang personal na bagay tungkol sa kanya. Ang alam ko lang ay nagkaanak sila nito bago ito nagkasakit. At isa iyon sa problema niya ngayon dahil laging umaalis ang nurse na nag-aalaga sa bata. Eh, nasan ngayon ang bata? Na-curious na tanong niya. Naroon sa hotel na pag-aari din ni Sander. At si Christine ang tumitingin sa bata kapag umaalis si Sander at binibisita ang iba pa nitong negosyo. Ah, ganun ba? Napapatangong wika ni Ara. Gusto pa sana ni Ara ang itanong kay Alex kung sino si Christine sa buhay ni Sander. Ngunit pinilit na lang niyang matahimik. Alex, kailan natin sasabihin kay Sander ang totoo? Hindi naman pwedeng lagi na lang tayo magkahiwalay ng kwarto. Napakibit balikat naman si Alex. I don't know. Anito, at sabay na itinas pa sa ere ang isang kamay. I have to go. Ipinahanda ko na kay Aling Ising ang kakainin natin. Sa terrace ka na lang tumuloy pagkatapos mong maligo at mag-ayos. Okay? At sabay tuloy-tuloy na itong tumalikod. Laglag naman ang balikat na napaupo si Ara sa tabi ng kama. Talagang sa ayaw man niya o gusto, ay kailangan niya pakisamahan ng mabuti si Sander nang sa ganon ay mapaaga ang pagsasabi nila rito tungkol sa kanilang kasal ni Alex. At pag-uwi, pumasok na ito sa banyo para maligo. Sa gagawing pagtigil ng mag-asawang Alex at Ara sa asyenda, makasundo kaya ni Ara si Sander? Sabay-sabay nating alamin sa part 3 ng ating kwento. Maraming salamat po!